Langit na siya. Kaya niya bang tuparin ang mga pangakong ito? Kayang-kaya niya po, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya ang tanong ay, nakikita mo ba ang iyong sarili sa bagong sanlibutan? Nakikita ba natin ang ating sarili sa bagong sanlibutan? Gusto ng Diyos na Jehovah na naroon ka. Kaya dito tayo ngayon. Sino ang dapat makibahagi sa tinapay at alam? Ang may makalangit na pag-asa at may makalupang pag-asa, parehas tayo nakikinabang sa ayong pagtubos ni Jesus. Yung pakinabang ng mga makalangit, mag-aari sa langit. Yung mga sa lupa, maniniraan sila sa paraisong lupa. Pero hindi sila dalawa. Hindi ang makalupa ay makikisalo din o uinom din siya ng alam at iinom din siya ay kakain din siya ng tinapay. Tanging ang makalangit lamang ang may pribileyo na kumain at uminom sa mga emblema natin. Bakit ganun, mga kapatid at mga kaibigan? Sabi dito ng pasinayan ni Jesus sa memorial ng kanyang kamatayan, ang kasama niya ay yung mga pinangakuan niya, mga kasama niya sa karihan sa langit. Yung labing isang apostol, ano? Doon siya nangako muna. Hindi sa lahat ng tagasunod ni Jesus noon. Sa labing isa lang. Kaya sa ngayon, hindi rin lahat ay makikibahagi sa pag-inom at pagkain ng tinapay. Inaraw sa ngapunan ng Panginoon hanggat may mga Kristiyano pa sa lupa na may makalangit na pag-asa gaya ng binabanggit ng 1 Corinto 11:26. Kapag dumating na ang Panginoon, dadalhin niya sa langit ang kauni-ulihan sa 144,000 para makasama niya roon sa langit. Ang may makalupang pag-asa naman ay hindi na magdaraos ng selebrasyon ito. At hindi rin sila makikibahagi sa kauni-ulihang pagkakataon. Kasi sa lupa sila eh. Sa lupa ang pag-asa ni Bilgay ni Jehovah. Ngayong gabi mga kapatid, maliwanag sa atin na tayo lamang makikipahagi sa pagkain ng tinapay at pag-inom ng alak ay yung mga pinili ng Diyos ni Jehovah. Yung mga born again na ipanganak, pinili ni Jehovah na maghahari sa langit. Hindi yung pakiramdam lang natin na tayo ay kalapat-dapat. Hindi. Espiritu nyo at Espiritu ni Jehovah ang siyang mapili sa inyo. Tutularan natin ngayong gabi ang parisang ipinakita ni Jesus para sa pag-alaala sa akunan ng Panginoon. Kaya pakiso yung basahin natin ang 1 Corinto 11:23 at 24. Hindi na pong nakita. Sabi dito sa 23, sapagkat tinanggap ko mula sa Panginoon yung ibinigay ko rin sa inyo, na ang Panginoong Jesus nang gabi ibinigay na siya ay kumuha ng tinapay at nang makapagpasalamat pinagputol-putol niya ito at sinabi, ito ay namamulugan ang aking katawan alang-alang sa inyo. Patuloy ninyong gawin ito bilang pag-alaala sa akin. Ang sinasabing namamulugan ang aking katawan, ibig sabihin, si Jesus yung nagdala ng ating kasalanan. Yun ang ibig kong sabihin o nilalarawan nitong tinapay ito. Ang ginawa niya ay bago niya kainin riyan at ipasa sa kanyang labing isang apostol na nalangin si Jesus at ipinasang tinapay sa kanila. Ang tinapay na walang libadura ay sumasagisag sa katawan ni Jesus na walang kasalanan. Kaya ating tawagin ang mananalangin sa atin para sa atin, para sa tinapay. Ito ang Jehovah, dakila at nabigitan ng gusto kong ay sa bibilayo ng kanalangin namin ito, Ama. Sabi ko yung ding prostosyon na natin sa inyo upang pinasalamatan namin kayo, Ama, sa yung napakagalang pag-ibig na nakita ninyo sa buong sa katarunan. Naisin ko ninyo ang lulutong na anak na kung saan ko, Ama, ay nakikusimple para sa aming lahat na may ikahawang kami mula sa pagkalibig sa kasalanan. Sa pagkakataon ito, Ama,
Lagi kong ipapasa ang emblema ng tinapi ng Panandibadura, kausapa ang pilman larawan sa atawan ng Bikong Narawan sa Jesus. Naway, ang iyong mga inandayahan ng laban at kami makikibahag sa ilang ito ng tinapay. Sa privilege din ang tanahin ito, Ama, dahil sa sakripisyo o patubos na tinihanin ng Bikong Narawan sa Jesus, naging posible din ito, Ama, na mapatawad din niyo kami sa aming mga pagkakasala. Kaya kami, Ama, sa pagkataon ito, sumama kami humihingi ng kapatawaran sa mga pagkukunan na nasubuhin sa amin sa pagsasalita at pagkami o ang pagkakas. Na may mapatawad din niyo kami upang kami, Ama, maging muli kaaya-aya sa iba ng harapan. Kaya panalangin namin ito, Ama, na kitang pagpuri, pasalamat, pakilin, kami kong susumanong pinaamo sa amin ng tamang pangmalas
sa darating ng anak ko dahil sa pamamagitan ng iyong pamahalaan na namumuno dito, ang Panginoong Jesus at ang kanyang makakasama ay magbibigay ng kawakasan at magandang pag-asa sa bawat isang amin na nagdurusa ngayon. Halinawan na ang panalangin sa mga Jehova na nakit na hindi namin napinitin. Patuloy natin hindi ay pinapagod ang mga kawalanin ko sa pangalan lamang ng iyong tunanap. Sa sambahayan ni Jehovah.
tutulungan kayo ng Diyos na Jehova na mabuhay ayon sa kanyang pamantayan. Sapagkat mga kaibigan at mga bisita namin, lahat ng mga narito sa ngayon, gusto niya tayong lahat na magtagumpay at maahon sa masaklap na kalagayan na ipinamana ni Adan at Eva. Sa ilustrasyon kanina, ano yung mapapansin ninyo? Ano yung gagawin nyo kung kayo yung magulang na yon na may isang pilantropo na hindi nyo kilala, pero kilala ka at naawa sa'yo dahil nakita niyo yung pagsisikap mo? Ano ang gagawin natin? Kanya-kanya iwan natin ano, kung ano yung posible na gagawin natin sa pilantropong iyon na sumakit mula sa ating pagkapahangang. Kaya kailangan nating patibayin lahat ang ating pananampalataya sa Diyos na Jehova. Kailangan natin huwag tayong masiraan ng loob kasi alam natin na tayong lahat ay kanya-kanyang mga suliranin, makanya-kanyang pasanin, ano? Meron tayo kanya-kanyang pinaghuhugutan. Pero sabi ni Jehova, huwag kang masiraan ng loob. Marugtog kang manalangin kay Jehova. At si Jehova ang aalalay sa bawat isa sa atin. Kayo mga bisita namin sa ngayon at lahat ng mga narito, patuloy tayong kumuha ng kaalaman sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya mga bisita namin, nais namin kayong matulungan at nagdadala kaming tulungan kayo kung papaanong si Jesus noon tulad ng mga tupang walang pasto ng panahon niya, ipinakita niya ang kanyang pagtulong sa kalita sa pamamagitan ng pagtuturo ng salita ng kanyang ama. Inamit niya ang kanyang buong lakas upang maturuan ng lahat ng napupuntahan niyang mga tao. So sa ngayon ang mga saksi sa buong daigdig, mga bisita namin, kami po ay nagdadala na tularan ng Panginoon Jesus na kung paanong tinulungan niya mga tao noon na makuha ang kalaman na tumpak ayon sa Biblia, ay ganun din ang aming pagsasayaw at nagagalak kami na tulungan kayo may kinalaman ko. Kaya kung may mga katanungan kayo, pwede niyang kausapin yung mga attendan. Habang higit mong nakikilala ang Diyos at si Kristo, lalong sisipi ang pag-ibig mo sa kanila, sa Diyos na Jehova at kay Jesus Cristo. Regular na dumalo sa mga pulong, hindi lang sa special na pasyon ito. Meron kami pagpupulong na ginaganap linggo-linggo dito sa bulwagan ito. Kaya nalulugod kami na imbitahan kayo sa mga pagtitipong ito. Naantig ating puso sa pagtalakay natin sa ginawa ni Jesus para sa atin. Ano yung ginawa ni Jesus para sa atin, mga kapatid? Yung mapagpakumbaba at mapagsakripisyong pag-ibig na handa siyang mamatay alang-alang sa sangkatauhan. Kaya ba natin gawin iyon? Na handa rin tayong mamatay upang paglingkuran ng Diyos na Jehova at patuloy na pasalamatan ang Panginoon ng Jesus. Naway ganun din tayo na tularan si Jesucristo sa kanyang mapagsakripisyong pag-ibig. Sa susunod na mga araw at linggo, patuloy na pag-isipan natin lahat ng may pagpapalaga ang aking pantubos ni Jesucristo. Arinawang patuloy natin pagsikapang alalahanin at huwag kaliligtaan sa ating isip ang pinakatakilang pag-ibig na ipinakita ni Jehova sa sangkatauhan. Bilang pagtatapos sa pahayag na ito, inanyayahan ko kayong kunin ang inyong Biblia at sama-sama ating basahin ang unang 1:4-9. Unang 1:4-9. Ganito po ang sinasabi. Sa ganito na hayag ang pag-ibig ng Diyos may kaugnayan sa atin, sapagkat isinugo ng Diyos, yun si Jehova, isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, si Jesucristo, sa sanlibutan upang magkamit tayo ng buhay sa pamamagitan niya.
Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat, kapatid na Jonathan Gabilla, sa iyong napakahusay at malinaw na pakikipag-usap. Kaya ang nakinabang sa taunang kukunan ng ating Panginoon na nagdiriw ngayon ay may bilang na 370. Ay, balik na kaya bago tayo umakit at tawagin yung ating speaker para panalangin ay mayroong pagkalastas. Kontuwa kami na nakadalo kayo sa gabi ito para sa taunang pag-alala sa hapunan ng Panginoon. Kung gusto niyong may dumalaw sa inyo para ipakita kung paano ginagawa ang walang bayad na personal na pag-aaral ng Biblia, pakisyo yung pakipag-usap sa isa sa mga asinda. Nais din namin kayong anyayahan dumalo sa isang espesyal na bayad patay sa Biblia na gaganapin sa April 3, araw ng Linggo, dito sa Indapol. Ang oras, mga kapatid, ay alauna. Alauna, mga kapatid. Kaya ang pahayag nito ay marinig sa lahat ng publikasyon. Hindi lang dito, kundi sa lahat ng publikasyon ng mga saksi ni Jehovah sa buong daging na mayroon lamang isa na pamagat. Paksa, mga kapatid, na ikaw ba ay nasa daan? Ulitin ko, mga kapatid, ikaw ba ay nasa daan tungo sa buhay na walang hanggan? Yun ang paksa, pamagat ng special talk sa April 3. Malupot namin kayo din pinasasigla na dumalong kasama namin sa mahalagang programang ito. Nangyayahan din namin kayo na magpunta sa aming website. Website na www.aw.org. Ang mga informasyon doon ay sa Wikipedia ay available sa may gitna sinihan na Wikipedia. May mga paksa roon para sa mga kasawa, mga magulang, mga teenager, mga bata, at na gusto matuko tungkol sa Wikipedia. Umaya, pwede kumuha ang mga lahat ng bantayan para sa kukya ko ninyo, mga kapatid, na ibibigay ng ating mga kapatid. Bilang pagkatapos, mga kapatid, awitin natin yung bilang 149. Pagkusuyo na lahat tumayo kung ang kukya talaga yan. At pagkusuyo na sundan yung ibig ng ating Jesus, ang buhay
dakilang Diyos na Jehovah na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa kalakilaan ng iyong pag-ibig na ipinakita sa gabi nito. Maging matumpay ang aming memorial sa gabi nito dahil sa inyong tulong, dahil sa inyong banal na espiritu, dahil sa inyong mga angeles sa kalangitan ay naging posible na maging matagumpay ang memorial ng Panginoon. Kami lubos na nagpapasalamat sa inyo, Diyos na Jehova, sa mga turo at aral na ipinakita sa amin kung gaano kahalaga ang okasyon ito. Nakita namin kung paano ipinakita ang pag-ibig mo sa sangkatauhan